About this time last year, I went through a breakup. So, medyo matagal akong hindi nakapagsulat na... Medyo matagal akong hindi nakapagsulat ng kanta. So, kasi daming emotions. So, Huling Saya was the first song I wrote after the breakup. Hindi ka nalang nag-propose about it. Gano'ng katagal yung relationship? 7 years. Oh, oh my God! 7 years. Alam niya na para sa kanila. Or up about. Siguro pag marinig niya, malalaman niya. Malalaman niya naman. I'm sure. Anong reason? Ba't I guess different timelines lang kami. Parang no hard feelings naman at all. It's all lang at all. Pero ayun lang, parang I guess it was just the best time to put us. Long distance. Long distance. Ah, timeline. Magayman lang sila ng timeline, meaning to say, siguro, sa career, sa swagger, priorities. Paano yung Huling Saya? Sample? Sample ba? Bouncy ba siya? Upbeat ba siya? Medyo upbeat siya. Pero yung lyrics medyo malupat. Sige, yung first verse. Nagbabago na tingin ng iyong mata. Hinagaya nung tayo'y nagsimula. Nag-iba na ang iyong nadarama. Bakit ba? Yeah. Kaya ko mas focus ka sa singing. Right now. Ay, tat ka sa acting. Gusto ko na naman po mag-acting. Pero sa ngayon, mas okay yung opportunities ng music. Pero if ever may opportunities for acting, then doon po. Kasi nag-guest ka minsan sa ano, di ba? Legal Studio or Sansa. That was actually my first time. My first time ko mag-acting. Eh, both parents mo magaling na artista, di ba? Hindi ako sana na-release mo. Hindi na. Graduate. Talagang all my efforts na focused on my career. Are you all the songwriting? I started writing music. Siguro college pa lang ako. I was starting to write songs na. Pero for fun lang. And then, ayun nga, nung pandemic, doon ko talaga sinimulang, parang doon ko na-realize na gusto ko pala gawin talaga. Ilan na nagagawa? So far, I have 5 songs out na sa Spotify, sa streaming platforms. Pang 6 yung Huling Saya next. Lahat yung Tagalog or yung English? May mga English. Yung pinakauna kong nilabas na kanta noong 2021, Taglish siya. On a Dream. And then, sumunod doon, dalawang English. Tapos, yung last 3 songs ko, puro Tagalog. Pero may makakasad ka pa? Ay, I'm in a much better place now. So, happy naman ako. Yung songs mo puro called from your experience? Mostly, yeah. Pero I also like to write about other people's experiences or anything in general. Like yung mga napapanood ko ng mga series, mga movies. Nasusulatan ko din yung mga ganyan. Pero yung mga nilalabas ko na songs, mostly about experiences. Si Ate Janine ba, susulatan mo ng kanta? Anong klaseng kanta? Anong klaseng kanta para kay Ate Janine? Sa ano niya ngayon, sa status niya ngayon? Ay, excuse me hindi po. Kantang ba? Gusto po ito ng Jekko. Hindi ni Janine, tsaka nang gusto niyo ipaso. Tinatanong na po, anong gagawin niya kanta for Janine? Si Ate Janine ngayon, nakikita ko namang mukha siyang sobrang happy. So, ayun, siguro something about her. Gano'n siya ka-happy ngayon, and yes, lalo na sa career niya, gano'n niyang work. Kagaling na lang sa Venice Film Festival. So, dami niyang blessings recently. Isip ang title. Fast song. Wala, may siguro gagawa natin.
nagsusulat ka? Kanino mo unang pinaparinig? May kinakonsult ka? Sa mga kapatid ko, tsaka sa friends ko. Actually, yung huling sayaw, nung una kong pinakinig kay kila Ate Jenny at kila si kila Mama, naiyak din sila kasi medyo mag-broke. Pero yung beat niya, parang hindi naman parang upbeat siya. Gusto yung... Oo, medyo upbeat. Parang pwede lang sumayaw kahit malungkot ka. Pero malungkot ka pa rin ba ngayon? Hindi na. I'm in a better place. Tulong ba yung songwriting? Oo, nakakatulong talaga siya. Kasi I'm the type of person who really doesn't open up much kahit sa family ko. Hindi talaga ako masyado makuwento pag may pinagdadaanan. So, songwriting talaga yung outlet ko to express my feelings. Anong zodiac sign mo, Jeff? Sorry? Zodiac sign. Scorpio. Oo, oh, cool. Kasi yung ugal. Ganun ba yung mga Scorpio? Actually, wala akong masyadong alam sa mga Scorpio. How long has it been? 1 year na. Pwede na mag-love life. Tapos na yung 3 months. Pero matagal-tagal ka rin in showbiz and even in basketball bago kayo nag-iwalay. Yeah. Kasi at least hindi pwede sabihin dahil lang sa show. At hindi talaga. Rodrigo, ready ka na ba to fall in love? To? Sorry? Fall in love. Fall in love. I'm also the type of person to not look for it. If it comes, it comes. So right now, I just really want to focus all my attention sa career. Showbiz crushes. Simula bata pa lang ako number one sa showbiz. Crush naman talaga si Solen Musa. Si Solen. Macho. O yun si Gil. Yung kaya dati nyo. Oo, yung pwedeng malink sa'yo. Karo. Kayo na lang kung bahala. Okay, kaya na lang mga love team, love team. Kasi yun, diba, you're ready to act. Yeah, I'm also open to it. Wala ka kay... Basta kami na lang mamimili. Opo, kayo na magbahala. Hindi pwede mag-meet. Pero ano ka ba, kapag break, wala nang balikan yun? Or pinatry mo ba? Trinay mo? Oo, naayusin. Siyempre, at first, sinusubukan din talaga. Kasi, Sino muna nakipag-break ba? Grabe! Or mutual ba ito? May third party ba? Wala. Siyempre, depende yung balik, di ba? Kung si, baka nga, ikaw yung nakipag-break, ikaw yung babalik, di ba? Medyo mutual naman. Ano lang talaga? Hindi lang talaga ikilang hangas. Wow! Ang tagal na yun ah. Oo, 7 years. Since college. Oo, tagal. Sigil ka ba pag masaya ka? Actually, nakakasulat ako mas pag mas medyo kalbado yung buhay. Ako naman ever since, kung saan lang masaya, kapatid ko mga family, lalo si Ate Jenny, doon din ako. And nakikita ko naman talaga na masaya na ayun. Na-meet ko na siya. Pero hindi pa sila, di ba? Hindi pa sila. Dinawi, pero tingin mo dyan. Hindi kasi, hindi pa ka mamaya, iba yung dating yung sinagot mo. So, ano na, naniligaw ba? Hindi sa house namin. Sa house ni Jenny. Kasama namin sa family. Like yung sa party ng mamita mo. How do you find Echo? I think he's a good guy. Pero hindi ka close. Pero hindi yung close na rin. Kaya kuya, kaya.
Okay. Ang ganyan na lang. Nakakaloka. Ganyan na lang. Sabi mo sa ganyan. Ano mo sasabi? May editor dito? Ano?